na ipi namalaman ng anak na mamatay bilang aming ako at pamamakailanman para sa iyo niyang sumayanan. Ipagkaloob mo lubusang maipakinabang ang iyong dakilang pag-ibig at buhay ng pamamagitan niya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Pagbasa na sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sangkayan ay pipiliin ng isang kordero o bisirong lambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit ng pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, isang pangulang, walang pinsala at pintasan. Kung walang tumpa ay kahit tanggay, aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapalit sa makahamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin yun, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang pagdura at ng mapapait na kulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabitis, nakasandalias, at may tamang tungkol. Dahil lagyan ninyo ang pagkain nito, ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabi nyo, lilibutin mo ang buong Ehipto at papakayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At pag-uusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalambasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsala ang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang matinding palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay ninyo. Ang araw na ito'y ipagdiriwang niyo magpakailanman bilang isda ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus noong gabing siya ipagkanulod ay tumakbo ng tinapay. Nagpasalamat ang pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aaral sa akin." Gayun din naman, matapos magkakunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis nito ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito sa pag-aaral sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po. Pagkatapos, nagpuhol siya ng
Paglapit niya kay Simon Pedro, lumuto niyo, Panginoon, sabi niya, diyakan kayo ba mag-ubas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo na wala ka ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawa ko yung pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po mag-ubas ng sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita mag-ubasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lang ako ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan mag-ubasan para maligo na. Sabagat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo. Ngunit hindi lahat, sabagat alam niya isa kung sino ang magkakalulo sa kanya. Kaya sinabi niya malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang maugasan niya isa sa kanilang mga paa, siya nagsuot ng damit at nagbalik sa hapa. Naunawa ng Panginoon kung ano ang ginagawa ko sa iyo. Tanong niya sa kanila, tinatawag niyo ang guro at Panginoon at tama kayo sa maganda kuma. Kung ako ang Panginoon ninyo ang guro na nagugas ng inyong mga paa, dapat rin kayo manggugas at manggugas sa mga paa. Binigyan mo kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin mo ang Parokya.
bisan ko ay ginagawa nila ng Martes Santo o Lunes Santo kasi hindi sila makapagaling ng Martes Santo sa kanilang mga lugar kasi malalayo. Minsan ay sila ay magpapagaling pa para makita-kita. At yung nagpapagaling pa ng diocese o kumaka, malalayo po rin ang mga parokya. So, sabi nga isang lakot ko na kung sino sa
Pero ito ba yung nakakapagpapalit?
ng buhangin ito, bilang isang bayanan. Hindi lang po kaya po bahawi ng pag-ilos namin. Ito ay pagtulungan natin. Alam mo, meron po tayo isang mga villagers na wala pa tayo mga coordinator. Meron tayo mga area coordinator na kumisang ay inactive. Ay, noong punalis ko po, instead na ako ang matapoy ng mga area coordinator, gusto ko sana may mismo lumabas na maging area coordinator o chapter coordinator. Bakit po? Para mamamang naman natin ang ito. Talagang kailangan natin. Kailangan natin na maging isang bahagi ng pagkilos ng ating komunidad. Kasi bahagi mo kung saan ay makita natin na sa pag-ilos na ito ay isang pag-ilos na kung hindi lamang pang-sarili. Ngunit yung pag-ilos na ito ay isang pag-ilos na nakikita natin na bilang isang sambayanan, nagtutulungan, nagdadamayan. At bahagi yung pagdadamayan na ito, pero makita natin na kailangan natin ang pagpapalago sa ating pananampalataya. Na maibahagi natin yung bawang membro ng ating simbahan na makalapit ang bawang isa sa Diyos. At makalapit ang bawang membro ng simbahan sa bawang